Hello guys! This is Sir Tim and welcome again sa ating channel. And for today, pag-uusapan natin ang functions of communication. Ano nga ba ang katungkulan ng komunikasyon sa ating buhay? Tara, pag-aralan na natin yan! Hello guys! Kung bago ka lang sa channel na to, ako nga pala si Sir Tim at gumagawa ako ng mga videos, lesson vlogs na Tagalized na senior high school English lesson. So hopefully, kung trip mo yung mga ganun at senior high school ka ngayon at gusto mong matulungan, kindly subscribe na lang dyan sa ating channel. So alam nyo na, pag-usapan nga natin itong functions of communication. Actually, may lima lang na napaka-basic at naniniwala akong kayang-kaya mo agad matandaan once na binigyan ka na ng test or activities ng iyong teacher. So let's start with number one, which is regulation or control. Ito ay binibigay ng mga taong may posisyon, may mataas na posisyon kaysa sa'yo. Tinatry ka netong bigyan ng expert advice, ng direksyon sa buhay. Ma-persuade talaga na ito yung kailangan mong gawin because they are the ones who know better than us. Ano yung mga examples yan, sir? For example, pag yung doktor, o kung may sakit ka, lumapit ka sa kanya, nangingi ka ng advice. Siyempre, yung mga gamot o yung mga steps na sinasabihin niya, ay wala ka nang ka-question-question, talagang gagawin mo na agad yan. O kaya, lumapit ka sa parents mo. Siyempre, taga na nila nabuhay sa mundo. Sasabihin na lang, nauna na kami. And of course, we would be adhering to what they would be giving us. O kahit yung kaibigan natin na sa tingin natin mas nakaranas or may na-experience kaysa sa atin. Those people, they are trying to regulate us, they are trying to control our behavior, and they are trying to give us the right path and the new direction that we have to tread. The second one is social interaction. Makinig. Social interaction. Why? Because we are social beings. Naka-wire talaga sa ating system na tayo ay makihalubilo, makipagtalastasan, makipag-usap sa ibang mga tao, at i-express ang ating needs and wants. At gusto nating lalo pang pag-itingin at pag-initin yung intimacy natin with other people. And guess what? Because of that, nag-share tayo ng goals, strengths, weaknesses, minsan naman yung mga personal secrets din natin. So all of these things para lang mapanatili yung bond natin sa isa't isa, tawag dun ay social interaction. Ito yung mga communication times na meron tayo with our friends, boyfriend, girlfriend, o kahit na yung mga simpleng kwentuhan lang together with classmates. The third one is called motivation. Ito, yung context naman nito ay yung nagbibigay siya na init ulit sa'yo ng power, new life sa loob mo at naniniwala siya sa'yo na kayang-kaya mo pa rin gawin. Diba? Yan yung mga motivational speakers na sinasabi natin pag sinasabi yung focus na. Pero huwag mo iwanan yung pamilya mo, ha? Those people who are trying to give us encouragement and motivation to live better in this life, part yan ng motivation. The fourth one is information. Siyempre, nagbibigay lang ng information. So easy, di ba? For example nga yan, yung mga pakikipag-usap natin kapag nangihingi ng sagot sa atin yung ating mga guro. O kapag nagtanong ng direction, saan yung papuntang ganito? So magbibigay tayo ng mga step, pasikot-sikot, ganyan, sasakyan mo ganyan, dito maglalaka, dito ka lilikos ng street. Pag sumasagot ka rin ng mga modules mo or activities at pinapasa mo, pag nagtanong sa'yo ng anong height mo, anong weight mo, anong kulay ng damit, part yan ng information. They're trying just to give facts and information. So all of those things ay ano, factual lang. And the last one, last na, emotional expression. Of course, this emotional expression could be done in verbal or non-verbal. Kalimitan nga ng emotion natin ay non-verbal eh. Hindi na natin nasasabi, but our body language shows what we feel inside of us. So dito rin pinapakita yung anger, happiness, kung meron tayong calmness, yung peace na meron tayo, yung mga emosyon na irritable, yung malungkot ka, lahat yan ay parte ng pakipag-communicate mo sa ibang mga tao. But sometimes verbal naman, di ba? For example, yung appreciation, pagpapasabi ng gratefulness mo sa isang tao, o pagpapakita mo ng concern sa pamamagitan ng you're praying for that person. So all of those things ay under naman ng emotional expression. So again, may lima tayo, regulation or control. The next one is social interaction. Third is motivation. Fourth is
information, and the last one is emotional expression. Hopefully, nakatulong sa'yo itong video na to at sagutan mo na yung pinapasagutan sa'yo dyan ng iyong teacher. Yun lang naman yung functions of communication and it's easy to identify. Basta i-recall mo lang yung mga memories mo. I-recall mo yung mga pangyayari na meron ka nito back then. So, yun lang ang ating lesson for today. Again, kung nakatulong sa'yo, please subscribe and share mo na to sa iyong mga tropa peeps para malaman na rin nila na basic lang itong lesson na to. Yun lang for now. Class dismissed. Paalam!